Ang sabi po rito, ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Praise God. Sipin nyo, naniniwala ang mga mangangaral na ang tao'y napailalim sa sumpa ng kasalanan at kamatayan dahil sa pagsuway ni Adan. Tama po yun. Pero sabi na San Pablo doon sa Roma 5.15, ang kaloob na walang bayad, ito po yung ginawa ni Jesus, ang kaloob na walang bayad, yung katuwiran, yung buhay na walang hanggan, ay hindi gaya ng pagsuway. Ibig sabihin, sabi dito, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana. So, makikita po ninyo yung mga term na ginagamit ni San Pablo, kinukumpara niya yung dalawa, pero higit niyang binibigyan ng halaga yung ginawa ni Jesus kaysa nagawa ni Adan. So sa panahon po natin ngayon, maraming pangangaral, tamang naniniwala ang tao sa resulta ng nagawa ni Adan. Pero pag ipinapaliwanag mo na yung resulta ng nagawa ng Panginoong Jesus, hindi na sila naniniwala. Para nila maranasan ang katuwiran at tunay na buhay na walang hanggan, kailangan silang may gawin. Payag sila na wala silang ginawa, na pailalim sila sa sumpa dahil sa pagsuway ni Adan. Pero ayaw nilang pumayag na ang katuwiran ay sa pamamagitan ng pagtalima ng Panginoong Hesukristo. Ang iniisip nila, sila ang may gagawin para maranasan ang mabuhay ng walang hanggan at magkaroon ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Napakalaki po ang kamalian, napakalaking kasinungalingan na tinatanggap ng mga tao sa panahon ngayon. Maging mga mananampalataya na, lingid sa kanila ang katotohanan ito. Hindi napakalinaw sa kanila nito. So salamat po sa Panginoon na ang katotohanan ito ay malinaw na sa atin. Ang nagawang pagsuway ni Adan ay walang halaga kumpara sa nagawang pagtalima ng ating Panginoong Hesukristo o ng ating Panginoong Jesus ng biyaya. Amen. Hallelujah. Romans chapter 5, verse 15. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, alam natin na hindi kaaya-aya na isang mananampalataya ay nakagagawa ng ikalawang uri ng kasalanan. Yung nagagawa niyang kasalanan. Pero kapatid, ang dahilan kung bakit hindi ito makakapagpabago sa iyong kaligtasan tinanggap ng manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo ay sapagkat hindi ito ang kasalanang nagdudulot ng kamatayan. Ang kasalanang nagdulot ng kamatayan sa iyo ay pinagtagumpayan hindi ng iyong gawa o hindi ng iyong hindi paggawa ng kasalanan. Ang kasalanang nagdudulot ng kamatayan o nagdulot ng kamatayan na pagtagumpayan ng ginawa ng Panginoong Jesus, ng kanyang pagpapakasakit, ng kanyang kamatayan at ng kanyang sakripisyo sa krus. Kaya nung namatay ang Panginoong Hesukristo, kung paanong pumasok ang kasalanan na nagdulot ng kamatayan sa sanlibutan, nung namatay ang Panginoong Hesukristo at muling nabuhay, ay nagapi niya ang kasalanan ito sa makatuwid, wala na ang kasalanan nagdudulot ng kamatayan. Ang nandirito na ngayon ay ang katuwiran nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kahit pag tinanggap ko ang katotohanan ng ginawa ng Panginoong Jesus, ako'y nawawala doon sa sumpa ng kasalanang pumasok sa sanlibutan dahil sa ginawa ni Adan, at ako'y napapaloob doon sa buhay sa pamamagitan ng pagtalimang ginawa ng Panginoong Hesukristo. So pag napaloob ako doon, eh mas higit pa kaysa doon sa napaloob ako sa sumpa ng ginawa ni Adan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lubha pang samagana. No? Yung ginawa ni Adan, tamang nangyari yun, pero lubha yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Higit! Yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ng Panginoong Hesukristo. Higit. At doon ako ngayon nabubuhay. Kanya pag sinabi natin, ako'y may buhay na walang hanggan. Pag sinabi kong ako ay mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan, hindi iyon nakabatay sa aking ginawa.
Iyon ay nakabatay sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Kaya kung naiintindihan natin ito, maiintindihan natin kung bakit ang kaligtasang tinatanggap ng isang mananampalataya ay hindi na mawawala kahit kailan. Sapagkat ito'y secured, hindi dahil sa ating ginagawa o hindi nagagawa. Ito'y secured dahil ito'y tinapos na mahigit 2,000 taong nakakaraan. At hanggat yun ay may bisa, nangangahulugan ang aking kaligtasan ay siguradong naiingatan. Hallelujah. Sabi ng Biblia, ito ang bago at walang hanggang tipan. Hindi na yan matatapos, hindi na yan magwawakas. Tayo po ay mananalangin, patuloy po nating ilalapit sa Diyos ang mga katotohanan ito. Patuloy na dumago sa ating puso, patuloy na maging madaling-madali sa atin na maunawaan, para po tayo ay makapagpahayag din sa iba, maging tinig tayo ng katotohanan ng mabuting balita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Kalooban mo na maunawaan namin ito at maintindihan na kami ay naroon na ngayon sa lilim ng iyong biyaya, katuwiran, kabanalan, at buhay na walang hanggan. Dati kami ay patay dahil sa pagsalansang, ngunit ngayon buhay dahil sa pananampalataya sa iyong ginawa. Hindi sa pamamagitan ng aming gawa o nagawa, hindi sa pamamagitan lamang ng iyong tinapos na gawa. Dalangin po namin na ang lahat ay makaunawa din, na ang lahat ay hindi manatiling mangmang sa iyong salita, sa iyong ebanghelyo, at sa iyong mabuting balita. At yung pong tahasang tumatanggi sa salita ng biyaya, nawa ay mapalaya at makatanggap sa iyong salita. Maging maalam kami at maging mapagsaliksik, maging marunong na humahati ng katotohanan at nananatili sa pananampalataya na ikaw ang daan, ikaw ang buhay, at ikaw ang katotohanan. Mabuhay ang iyong iglesia, mabuhay kami sa iyong kalinga, mabuhay kami sa liwanag ng iyong salita, at biyaya sa biyaya. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.